marami pang mga hula si Nostradamus na inaabangan ng marami. Ngunit mayroong isa sa mga hula niya na talaga namang gumulo sa madla, especially na sa ating mga Pilipino. Ito ay yung propesiya ni Nostradamus patungkol sa isang tao na hindi umano daw ay magiging presidente ng Pilipinas sa taong 2022. Ang taong ito raw ay ang muling magbabangon sa Pilipinas mula sa pagkalubog ng ating ekonomiya at gagawing isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo ang Pilipinas sa oras na maupo at mahalal na siya sa kanyang pwesto. Excited ka na bang makilala siya? Well, kung oo, ay samahan mo ko at sabay-sabay natin siyang kilalanin. Ang makapanindig balahibong propesiya na ito ni Nostradamus ay tumatalakay sa isang tao na atin ang pangangalanan upang mas mapadali at mas maintindihan nyo ang magiging ikot ng kwento. Ang taong tinutukoy ni Nostradamus dito ay walang iba kundi si Bongbong Marcos. Sa unang bahagi ng kanyang tula, ito ang eksaktong nakapaloob dito. In the 57th of 19th century, the Feast of Justice and the Blood of Love from the blessed land of the Oriental Pearl in Asia, an innocent boy shall be born. Now, let's take a look muna sa unang part, mga idol. Sinabi dito na, in the 57th of 19th century. Well, kung inyong ibabrowse sa inyong internet, ang birthday ni Bongbong Marcos ay makikita nyo dito na siya ay ipinanganak noong September 13, 1957 na nagtali doon sa 57th of 19th century. Next part naman, idol. Sinabi niyang, the peace of justice and the blood of love from the blessed land of the Oriental Pearl in Asia, an innocent boy shall be born. Sinasabi lang dito na sa land of the Oriental Pearl in Asia o sa Pilipinas, mayroong isang inosenteng bata ang ipapanganak na which is ipinanganak nga si Bongbong Marcos noong September 13, 1957. Yun lang naman yung point noong unang stansa. Ngayon, ang tanong ay anong konekta ng Land of the Oriental Pearl in Asia sa Pilipinas? Well, ito kasi ang naging bansag sa Pilipinas nang ang mga Espanyol ay masakop tayo. Dahil daw kasi sa dami ng mga likas na yaman na matatagpuan sa Pilipinas. Moving on to the next part, sinabi niya dito na the yellow evil holding the 15th fire will burn and its nation having the power of the 3 stars will be in favor to the leader beholding the 16th fire. Okay, focus muna tayo sa unang sentence. Sinabi dito na the yellow evil holding the 15th fire will burn and its nation having the power of the 3 stars. Sino kaya sa tingin nyo, mga idol, ang tinutukoy ni Nostradamus na yellow evil? Well, yes, tama ang nasa isip mo, idol. Ito nga ay ang Liberal Party. At si President Benigno Aquino III nga ang may hawak ng pwesto ng ika-15th President ng Pilipinas. At yung 3 stars naman na nasa dulo ay inirerepresenta ang Luzon, Visayas at Mindanao. Sa part naman na ito, sinabi niyang will be in favor to the leader beholding the 16th fire. Basically, ang nais lang nito iparating sa atin, mga idol, ay mapupunta sa panibago na namang tao ang kapangyarihan. At ngayon ay hindi na ito parte ng samahang yellow evil. At ang taong ang ito ay walang iba kundi ang ating kasalukuyang presidente na si President Rodrigo Duterte na siyang ang ika-16th president ng Pilipinas. Malinaw na malinaw naman kung ano ang ibig sabihin nito. At alam kong nuggets nyo ito, mga idol. Well, let's move to another stanza. Blessed are you, land of the promise. The first golden sunbeams shine as noon, they shall shine from you. Para naman sa parting ito, blessed are you, land of the promise. Ang tinutukoy na land of the promise ni Nostradamus dito ay walang iba
kundi ang Pilipinas. The first golden sunbeams, shine as noon, they shall shine from you. So basically, sinasabi sa pangungusap na ito na ihinahanda na ni Duterte ang comeback ng golden era kung saan pamumunuan nga ito ng nakatadhanang tao na si Bongbong Marcos. Moving on to the next stanza, and will start his work at the Year of the Tiger, which is ang year 2022 nga ay Year of the Tiger. At nakapaloob pa dito na its people shall honor and force him to be the savior leader. Dito naman sinasabi na ang majority ng sambayan ng Pilipino ay pipilitin si Bongbong na tumakbo upang maging leader ng ating bansa upang muling ibangon ang ating lupang sinilangan mula sa pagkakalubog nito sa kahirapan. This is the glory of all glory. The hope of all ages is born from the city from the north. Ang pinakapunto sa parting ito ng stanza na ito, this is the glory of all glory, which means mamumuno si Bongbong Marcos na kasama ang espiritu at patnubay ng kanyang ama. At pagdating naman sa part na ito, alam naman natin na si Bongbong Marcos ay ipinanganak sa Ilocos na northern part ng Pilipinas. Tanging ang taong ito lamang ang may kakayahang mag-implement ng mga bagay na kailangan nating gawin upang ang ating bansa ay maging isa sa listahan ng mga pinakamayamang bansa sa buong mundo. At ayon pa nga sa ibang source, sinasabi dito na isa ito sa mga huling will at testament ng dating pangulong si Ferdinand Marcos sa kanyang anak na si Bongbong. Bago pa man niya lisanin ang sambayan ng Pilipino, hiniling niya di umano kay Bongbong na sana ay dumating ang araw na isa siya sa mga taong magiging leader ng ating bansa. Alam niya kasi na sa oras na siya ay umalis na sa kanyang pwesto at makuha na ito ng liberal ay tsak, darating talaga ang panahon na ang Pilipinas ay makakaranas ng sobrang kahirapan. At kagaya nga ng inaasahan niya, ay nangyari nga ang sinasabing kahirapan na ito na atin ngang kasalukuyang dinaranas. Kaya naman, nakiusap siya kay Bongbong na kung maaari ay tuparin ang kanyang huling will para dito. Sinabi niya na sana ay pag dumating ang araw na ikaw na ang namumuno sa ating bansa, sana ay maibalik mo kung anuman ang mga bagay na nawala sa ating bayan. Now, let's go back to the main subject. Naniniwala ba kayo na nahulaan nga talaga ni Nostradamus ang magiging kapalaran ng taong ito? Tunay nga ba na siya ang magiging presidente ng ating bansa sa taong 2022 at magiging susi upang maiahon tayo sa kahirapan? Well, malaya po kayong ibahagi ang inyong mga opinion sa ating comment section. Ano ang masasabi nyo sa ating napag-usapan ngayong araw? Ako, ang tanging masasabi ko lang ay malalaman natin ang lahat ng iyan sa taong 2022. Sabay-sabay nating saksihan kung tunay nga ba ang propesya na ito ni Nostradamus. Ngunit kung tunay man na si Bongbong Marcos nga ang magiging presidente ng ating bayan, kahit gaano pa man siya kagaling ay hindi ito ang magiging pinakasusi natin patungo sa isang maunlad na bayan. Kailangan pa rin niya siyempre na ang kanyang mga taong pinamumunuan ay mayroong disiplina, pakikisama at pagmamahal sa bayan. Sino ang mga taong iyon? Well, sino pa ba kundi tayong mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga panahon na ito. Kailangan na kailangan ng ating bayan ng mga taong magmamahal sa kanya upang muli siyang makabangon. At bawat isa sa atin ay mayroong kakayahan na gawin ito. Dito ko na po tatapusin ang videong ito. Sana ay nag-enjoy at may natutunan kayong panibago sa ating napag-usapan. Maraming maraming salamat mga idol sa pakikinig. Hanggang sa susunod naman, paalam!